So ayun guys, welcome back na pala sa aking channel guys. Ang video po natin ngayon ay papakita ko lang po sa inyo yung mga aming mga tropa, aking tropa na nagtatabas dito sa Talungan ngayon kasi medyo madamo-damo na nga itong ating kaliksto. So ginawa namin, pinatabasan namin para kinabukasan ay hagisan ulit namin ito ng 1620. Papakita ko sa inyo guys ang kanilang pagtatabas tsaka mismong kaliksto natin. Siyempre mamaya i-update ko po kayo dito sa presyo kasi balita ko tumawag po yung tatay ko kasi nasa biyahe po siya. Kasi ang pitas po namin kanina yung sitaw kaya nasa biyahe po sa tatay ngayon. Tumawag po siya, medyo maganda-ganda na po ang lakaran ng talong po ngayon. So dito papakita ko muna sa inyo guys yung pinapatabasan namin dito sa tropa ko dito. Kung ano na nga ba o patapos na nga ba sila sa ginagawa nila. So tara guys. So guys, ipapakita ko muna sa inyo itong mismong kaliksto natin na hindi pa natabasan. Kung makikita nyo guys, madamo na. Kaya hindi pa namin sila nahagisan ng 1620. Sa panahon kasi ngayon medyo maulan dahil nga sa bagyong Kiko. So habang nag-aabang kami ng araw, pinatabasan na muna namin. Pero ito guys, pwede naman itong isprayin ng pamatay damo. Ang problema lang yung ating mga tropa ay mawabakante o wala silang trabaho. Kaya pinatabasan na muna namin para kahit paano meron silang extra income. Kaninang maga ay namitas po kami sa sitaw ay naka 2,000 piraso po kami. Sila rin po yung kasama natin namitas doon. Sila rin po yung nagtatabas ngayon. So guys, titignan natin yung ating mga tropa dito na nagtatabas ngayon. So makikita nyo guys, konti na lang guys yung tatabasin nila. Natayari na po yung kahapon pa. Ito na lang. Kaya sagit na lang siguro sila magtatabas. So ito na po guys yung natabas nila. Kung makikita nyo guys, malinis na yung ilalim. Ang gagawin kasi namin dito, pag natabasan na ganyan, iispirahan namin to ng basta. Kasi hindi na guys pwedeng ispirahan itong gantong katataas na damo. Katulad na ito guys. Kita nyo guys, natatamaan na po yung mismong bunga ng talong. Pagka pinilit pa natin ispirahan. At isa pa, nakasigida nga sa gilid ng talong. So dito meron naman kaming ginagamit dito pagka natabasan na nga to yung basta pa rin. So hindi pa rin nawawala sa amin yung basta kasi yon hindi naman niya systemic. Okay na okay lang kahit ngantong panahon na umuulan. So wala siyang effect kahit umagos siya sa lupa. Siyempre pagka umagos sa lupa andun yung mga ugat ng ating talong. So wala siyang talab. Hindi siya nakaka-epekto sa atin. So yung guys pwede natin gamitin sa silion, sa kamatis, sa ampalaya, ayan, sa talong, tsaka sa mga pagitan ng ating mga siling Taiwan, ganun. So pwedeng pwede siya guys gamitin kasi yun talaga ang gamit namin dito pagka season ng silihan dito sa aming Tagaraw. So yun talaga yung ini-spray namin. So guys, papakita ko lang sa inyo yung ating bunga sa ilalim. So sana wag sana umurong bukas, sana dati pa rin maging pitas para makabawi tayo sa puhunan kasi nga katagal din ng presyo na galing tayo ng 6. So ngayon medyo maganda-ganda na ang presyo ng talong ngayon. So ganoon lang guys, i-update ko lang din kayo dito. Papakita ko lang sa inyo yung pagtatabas nila. Ganto lang po kami magpatabas dito. Ganyan lang, tabas-tabas. Kasi hindi naman na pwedeng bunutin to guys eh. Masasaktan na yung mismong ugat niya. So ngayon guys, kasi baka bukas magpataba ulit kami dito ulit sa may kaliksto. So papakita ko sa inyo yung kanyang bulaklak. Tsaka dahon niya guys. 1620 lang po aming ginagamit dito. Wala lang po kaming ibang abono na ginagamit. Tsaka bukod lang doon sa ginagamit namin pulyar. So meron naman ako video dyan. So bukas kasi pang-anim na pitas na po natin dito sa kaliksto. Kaya okay na okay na rin para kahit paano makita yung bunga sa ilalim. So kapares nga ngayon, tumataas na po ang presyo ng talong. Tumawag nga po si tatay. Ang presyo nga po dito sa amin lugar sa Nueva Ecija ay 17 na po. 17 na po ang bentahan. So ang paktura po noon ay nasa 15 or 14. So doon na po lumalaro yon. So bukas, 6 harvest natin. Baka mali natin bukas tumaas pa. Kaya update nyo lang kayo bukas. So, ngayon,
Sana huwag sana bumaba ng 1K kilos itong ating mapipitas bukas para kahit na paano makabawi na tayo sa ating puhunan. At syempre, kita nyo nga yan, kahit nasa 6 kami noon nung mga nakandilalaang araw, diretso pa rin ang alaga kasi hindi talaga ako nawala ng pag-asa na tataas pa rin yan talaga yung presyo ng talong. So guys, ito pala yung ginagamit nilang pinagtatabas. Ito guys, ano tawag dito? Lingkaw. Lingkaw, kung tawagin sa amin. Alam ko rin to, nakalimutan ko lang. Ayan guys, pinagtatabas nila. Okay.